Hello, madlang people, mabuhay. So, andito na naman po kami sa restaurant at kakain na naman po kami ng aming paboritong biryani. Pero syempre, habang kami ay nag-aantay ng aming order, pinigyan muna kami ng soup, beef soup. O diba, bago kami kumain, busog na, sa sabaw. At habang nag-aantay, syempre, chika-chika muna, chismisan, mga marites. Ayan, diba? Sarap ng sabaw nila dyan sa picnic. At isa sa magugustuhan ninyo dito sa picnic ay ang kanilang service. Magaling po sila mag-service sa mga customers. O diba yan si Kuya? Nahiya pa umarap sa camera. So, panoorin nyo naman kung paano ako magpaikot ng plate ng biryani. O diba, kakaibang style. Kailangan mo nang paikutin. Syempre, exhibition yan. Ayan, muntikan pa siyang matapon. Ayan, kaano kasi, exhibition eh. Kung titingnan nyo yung serve nila pang dalawang tao, isang servings parang para sa dalawang tao, grabe. Nung time na yan, busog na busog ako yung chan ko. Hindi ko alam, masusuka na yata ako sa sobrang busog. Ang dami kasi. Pero in fairness, ang sarap ng kanilang biryani. Masarap din yung kanilang sauce. Ayan, natitikman namin. Merong spicy, meron ding maasim. At isa sa pinaka binabalik-balikan namin dito sa picnic is yung kanilang suka, yung vinegar. Grabe, ang sarap. Para kang, ang sarap talaga niya sa barbecue, promise. Although hindi naman barbecue yung in-order namin, pero sinahog na rin namin siya sa biryani. Ang sarap, try nyo rin. O para sa mga may jowa dyan, order na kayo. Isang order okay na para sa dalawang tao. Tipid pa, di ba? Hirap kasing ubusin ng isang order. Grabe, nahirapan ako. Yung chan ko over sa busog. Pansin nyo ba guys, pag kumakain ako, yung siko ko minsan nasa mesa. Pero sabi ni Jovi, ang table etiquette daw, dapat laging naka-straight ang likod at hindi dumalapat ang mga siko sa mesa. Straight lang habang kumakain, yung para bang kain ng sundalo. So dyan, let's practice na the proper table etiquette. O, diba? Medyo mahirap nga lang sa umpisa, pero mas maganda siyang tingnan, diba? Mas class kapag kayong likod mo straight, yung katawan mo straight, at hindi mo nilalapit yung bibig mo sa mesa. O, tingnan nyo na lang, diba? Ang ganda-ganda. May class, diba? Kaso mahirap talaga, kaya hindi ko siya na-maintain. O, diba? Nakasanayan ko na laging yung siko ko yung lumalapit sa mesa. Ayan guys, panoorin nyo na lang yung pagkain namin hanggang sa matakam kayo at magutom mo, diba? Kain na rin kayo ng biryani, dito lang yan sa Picnic Al Riga, malapit po sa Damascus. Kung mapapanood man po ito ng mga hindi taga rito sa Dubai, sensya na, matakam na lang po kayo sa pagkain namin. Nasabi ko nga kay Jovi, sana mayroong din biryani sa Pinas. Pero parang may napanood ako eh. Nagtitinda ng biryani sa street. Indian National yata siya. At pinipilahan siya malapit yata sa Quiapo. Meron din naman daw na bibili sa Shopee, ang sabi ni Jackie. Order lang daw. Actually, nung nagbakasyon ako sa Pinas, hinahanap ko talaga yung biryani. Hinahanap talaga siya ng panlasa ko. Pati shawarma, actually may natikman akong shawarma sa Pinas and hindi ko nagustuhan yung lasa. Mas masarap pa rin yung lasa ng galing dito sa UAE. Iba talaga. Yung sa Pinas kasi manamis na miss. Iba kasi talaga yung spice dito eh. Sa Pinas parang hindi mo yata makita yung mga spices na ginagamit dito. Kaya siguro hindi ako na kontenta doon sa natikman kong shawarma. So ayan guys, sulit naman yung kain namin. Ayan, naubos naman namin, diba? So masarap talaga siya. Maraming salamat po mga madlang people sa panonood ng vlog na to. Thank you so much. Bye.